tawagin na natin ang ating third contender na si Michelle Flores. Hindi ba Mitchell? Michelle. Michelle. Hello. Taga saan sa Mindanao si Michelle? Taga Island Garden City of Samar, Davao del Norte. Wow. Davao? Kababayan niya, no? Maganda daw po. Ano po ba nga pinagmamalaki niyo sa inyong lugar? Maganda po yung mga beaches. Dapat palang puntahan natin. Nandun po yung... Magaganda mga beaches. Pearl Farm ni Florendo. Florendo? Florendo. Tony Boy Florendo po. Ah. Doon po sila niya. So, ang pinagmamalaki niyo ang mga beaches na ano? No? Marami po, maraming beaches po. Ano po ba? Dahil po ba white sand po ito? Or very fine yung sand? Sand? Yes, po. Maputi po yung mga buhangin. At hindi maalat ang tubig kaya safe. Eh hindi pwede yun. Dagat yun eh. Alagi palang maalat ang dagat. Dagat. Maalat po yun. Ano pong pinagkakaabalahan sa buhay ni Kuya Michelle? Asa ngayon, pag walang call po na wedding, kasi nagakanta po ako sa wedding singer po kayo. Po, tapos mga divo. Mm-hmm. Pag wala po silang text or tawag, pupunta po ako sa kaibigan ko po. Meron po sila mga, nagtitinda po kami ng tray-traying itlog at saka ukay-ukay po. Magkano na bang ano, isang tray ng itlog ngayon? Yung small, 130. 24 pieces pag isang tray, 130 diba? Ang tray po. Yung 130. Tama diba? 24 pieces yun, diba? 30 pesos po. 30. 30 pieces yung isang tray? Mm-mm. Opo. So 130 pieces, so parang 10 pesos each. Ay, hindi pala. Hindi po. Parang mga 5 or 475 something. Ah, okay. Sabi niyo po sa kaibigan niyo po ito, ano po ba ang katungkulan niyo doon sa negosyo niyo? Kayo po ba ang tumatao o nagbubuo? Sideline lang po kasi ako. Pag walang tawag, sabi ko sa kaibigan ko, pwede po ba ako mag-sideline? Siya, oo, wala naman akong kasama dito eh. Then, tapos yung mga anak ko, nag-school. Wala akong kasama. Pwede kahit sa ukay-ukay ka or sa mga tray-traying itlog. Hinihiwala niyo yung babaeng itlog sa lalaki? Hindi, wala pang kasarian yun. Wala pang kasarian yun. Pa lang yun eh. Oh. Pero, kailan niyo po ba inumpisahan niya ang business niyo ng pagbibenta ng tray ng mga itlog? Magwa-one year na po. Ba't niyo naisip ang pasukin yan? Kasi wala po akong permanent na work. Opo, tapos... Gumigig ako paminsan-minsan pag may mga kasabay, mga singer. Mitch, sama ka sa gig namin mamaya, Saturday. Mm-hmm. Tapos next week, wala na naman. So paano po yun? Kasi sabi nyo, naghihintay lang kayo ng tawag sa gig. Tapos umi-extra lang po kayo dun sa itlogan. Ano pa po yung pinagkukunan nyo ng kinikita? Kung halimbawa, wala po kayong... ano pong stable na pinagkukunan niyo po ng kita? Yung mama ko nandun sa Doha, Qatar. Nagabigay din ng 3,000 a month. Pang supply lang po. Pang... Pang 3,000 a month lang po. Ang importante, hindi ho kayo nasisiro, no? Oo po. May magdating din sa isang buwan, 3,000. Pero dun pa rin kayo sa Davao nakatira hanggang ngayon? Ngayon, sa kaibigan ko dun sa Bacoor. Cavite. So nasa Bacoor, Cavite ka ngayon. Mag-isang taon at 4 months. Yan. So marami kayong gigs saan? Ano ba mga lugar nyo? Cavite? Sa Cavite, Bacoor po. Yung sa SM, Bacoor. Sa likod po. Mga 3 weeks lang po ako nagigig doon. Tapos iba na naman. Iba-iba kasi. Hindi naman talagang totally... Regular. Oo. Pero para sa iyo, kamusta po ba ang buhay, tawag doon, sessionista ba ang tawag sa inyo? Oo. Mahirap po ba? Madali? Masaya? Masaya, mahirap, lahat na. Kasi marami kang makikita doon na di mo, ma-encounter mo yung mga taong mga iba-iba mga attitude. Parang sa lahat din naman klase ng trabaho talaga, may mag-adjust ka. Opo. Opo. Pero paano kayo nag-umpisa naman sa singing career nyo? Grade school? High school? Opo. Si mama po kasi, tuwing may fiesta, sinasali po ako sa singing contest. 7 years old po. 7 years old? Opo. Pero ito ha, balikan ko lang kanina kasi sabi mo, sa Bacoor ka na nagsistay ngayon. Opo. Ano nangyari? Bakit from Davao, lumipat ka dito sa Bacoor? Nag-stop po ako dati sa college. Mm-hmm. Then, naghanap ako ng work as a caregiver sa
Hindi, dito lang, dito sa Mindanao lang po, sa Davao City lang po. Tapos pinalad, nakahanap po ako ng Chinese na amo. Amo, bakla, walang family. Pero meron siyang mga kapatid, pero wala siyang pamilya, walang anak. Na 56 years old na po siya. Tapos sabi niya, sige dito ka, wala namang kasama. Anon, ikaw lahat ang magbigay sa akin ng mga supplement, yung mga medical, yung inject, kasi natatakot mag-inject sa aking yung sugar, mataas. Diabetic siya. Ayaw niya mag-inject ng sarili ko. Pwede naman ikaw, sir. Siya, hindi, ayaw ko. Sabi niya, ikaw lang, basta ikaw lang dito, mag-stay-in ka, bigyan kita ng 5,000 naman. Ganun, doon po ako nagtagal. Na every year, binibigyan ako ng dagdag ng sahod, 5,000 ngayong year, 6,000 next year naman. Gano'n po kayo hanggang katagal? Hanggang nag-8 years po ako doon. Sabihin na gustuhan kayo talaga. Nagustuhan ko po kasi mabait yung amo ko eh. Pamilya na po ang turing nyo talaga sa po. Oo po. Tapos hindi naman sinasabi na, di ba iba, pinapagawa ka dyan, pinapaglinis ka dyan, gano'n. Wala naman pero siya sa, gano'n. Kasi hindi, kasi meron po silang labandera. Tapos ako lang sa mga medisina niya. Sa tuwing before and after meal. May sarili na po ba kayong pamilya ngayon? Wala pa po. Wala pa din. Girlfriend, since wala. Birth na. Ah. Wala. Darating din yan pag time. Napakasarap po hanapin, mag-aroon. Huwag hanapin. Yun, sabi nga ng mama ko, hanap ko na, ang taga 35 years old ka na. Ma, darating yan. Huwag mo na hanapin. Kasi pag padalos-dalos tayo, away lang din ang... Baka magkamali pa, oo. Ang dami na nakikita ko. Eto, kasi sabi nyo, nagigigig kayo, tapos may experience kayo dun sa caregiving, sa amo nyo before. Bakit po kayo sumali ng tawag ng tanghalan? Ay, matagal na pinapangarap ko na po yan. Dati pa nakita ko yung last 1989 si Regine Velasquez sa tawag na kampiyon, bagong kampiyon kay Pilita Corrales po siya. Gusto ko talagang ganyan. Gusto ko talaga mapasok ako dyan. Paano kaya yung gagawin? Punta ka Maynila, mag-ipon ka. Ayun, congratulations. Oo, salamat talaga. Finally, nalaban na kayo mamaya. Good luck sa inyo. Yan, ito na po. Sinusundo na po tayo para makapag-ready na kayo. Salamat.